mga bay. Kumusta? Good morning mga bay. Sa araw na ito mga bay, maggawa tayo ng video mga bay tungkol sa ating mga alagang mga manok mga bay. Ang building nito mga bay ay ating ninulting mga bay. 107 weeks siya nung ating ninulting. So hindi ko lang kayo na-update mga bay sa kung paano ang proseso sa pagmumulting, kasi mga bay meron na tayong mga nagawang video tungkol din sa proseso ng mga pagmumulting. Kaya din ako nag-update dito mga bay. So ngayon, ang update natin mga bay ay atin na itong pinare-recover. Binibigyan na ito ng pagkain pagkatapos ng apat na araw na hindi sila pinapakain. Talagang zero talaga, tubig na lang yung binibigay natin mga bay. So ngayon, unti-unti na silang sumisiglaw. Tumaganda na ulit yung kanilang mga palong. So sa mga hindi pa nakakaalam mga bay, ang pagmumulting ay ginagawa yan siya kapag gusto mong ibubuster yung katawan ng manok. Gustong patibayan ulit yung kanilang mga buto, ang kanilang mga shell ng kanilang itlog. Titibay kasi sila ulit ng mga bay. Pinapahinto sila sa pagpaitlog muna sa pamagitan ng pag-alis ng pagkain, at pinapakain sila ng ibang mga raw material mga bay. Pero dito sa aming pagmumulting mga bay, ay pinakamataas naming patay ay 9 piraso lang mga bay. Hindi kami nakaranas ng sobrang daming patay, kasi kadalasan yung mga ibang farm kapag nagmumulting sila, ang dami lang patay, libo-libo, dandaan. Dito sa amin mga bay ay pinakamataas naming patay 9 piraso lang mga bay. At yun, kung makikita ninyo yung kanilang mga palong ay parang umurong, parang parang yumuko, parang silang parang nalanta. Yan yung epekto noong hindi sila pinapakain ng 4 na araw. Pero yung si Bindis dito na proseso, pinakain namin siya ng rumat, mga hinahalo. Yan, si Bindis yun. Tapos 4 na araw na walang pakain. Isang araw natin ng pagpapakain dito mga bay. Kaya yan, unti-unti na silang sumisigla. At saka isa sa epekto dito mga bay ay yung mga laglag yung kanilang balahibo. Yan o, papakita ko sa inyo mamaya yung mga balahibo sa ilalim na nagkalaglagan. Makalbo talaga yan sila mga bay. Kagaya nyo no. Yan o, namumuti na yung ilalim. Yan o, mga balahibo, laglag talaga yan. Makalbo yan sila. Tapos tutubuan yan sila ulit ng panibagong balahibo mga bay. At yun mga bay, kapag nangalaglag yung balahibo, kasabay talaga yan ng pagkawala ng kanilang mga itlog mga bay. Nung bago namin minulting ito, ang kanyang production ay 61% na lang. Napakababa na mga bay. Kaya isa ito sa sikreto para mapataas ulit yung kanyang production. Makaabot pa tayo dito mga bay. Target namin dito ay 85%. So abangan na lang natin mga bay kung makuha namin yung target namin na production na 85%. Si ganda ng manok eh. Luman ito mga bay oh. Malalaki yung itlog nito, tsaka malalaki rin yung katawan ng mga manok. So maraming salamat mga bay kung nagustuhan yung video na to. Paki-like po mga bay at pa-subscribe na rin sa ating mga video para sa ganun maging updated tayo sa mga diskarte tungkol sa pag-alaga ng mga manok mga bay. Salamat mga bay sa panonood. Bye-bye.